Hello guys, ayan o, gumawa na naman ako ng tugi kasi na-miss ko. Ayan, gumawa ko. Pang ano lang ito guys, 3 days lang ginawa ko kaya ngayon hinarpis ko na. Ayan o, wala itong ano, walang isang takal ito. Yung bali binili ko na ano siguro, mga half kilo. Mga 3/4 lang ang nagawa. Yan, binabad ko siya. Kaya, ayan o, harvest na. Harvest. Tama-tama talaga, 3 days. Tingnan nyo o. Yan. Ganyan ang diskarte. Kaysa bibili ka. Dito, super kamahal ng tugi. At hindi lahat ng tindahan may tugi. Kaya, humip tugi. Kung marunong naman tayong gumawa, bak, bibili pa. Bukas, mag-isa kami nito, lagyan ng hipon kasi marami kayong hipon. Tapos yung iba na naman, baka sa sunod na araw, ilagay sa pansit. Ang sarap nito. Tapos gisahin siya sa ano, yung sesame oil. Ayan, ang aking tubig, ang linis. Masarap pagka sariling gawa kasi alam mo na malinis. Ayan. Ito siguro nasa mga 2 kilo siya ngayon. Bigat o mga 2 kilo. Eh, ilagay ko na siya sa ano, sa rep. Ayan o, madami siya. Yan. Kung pwede palang gagawa dito at ilagay sa supermarket. Kaso, bawal dito sa kanila. Yan. Sarap nito guys. Pwede din itong ihalo sa salad. Crunchy vegetable salad. Ganito lang siya. Fresh ilagay. Yan. Kaya ganito ang madiskarding Pilipino pag nasa abroad. Kung gusto nating kumain, kung kaya na ba nating gawin, gawin na lang kaysa bibili pa. Alam mo ito, kung bibilihin ito guys, nasa mga 5 dinar na ito. Kasi 400 grams lang kalahating dinar. Ang 1 dinar ngayon, nasa naglalaro sa 192. So ito, aabuti na ito ng, ano, ng 5 dinar. O diba? Kaysa bibili ka, madali lang naman gawin. Ang bilis talaga. Tingnan nyo. Maliliit pa ito na munggo ha. May konti pa siyang ano natira. Maliliit pa ito. Nakahanap ako ng yung malalaking munggo ba. Ha? Tingnan nyo. Maliliit pa yan siya. Pero ganyan na. Kaya, yari ka bukas. Ulam ka na bukas. Yan. Ang linis. Dati nahirapan ako maglinis kasi ginawa ko, nilagay ko sa buti ng soft drinks, yung plastic baga. Ngayon nakakita ko ng balde na itim, malaki. Kaya nilagay ko sa balde, medyo marami-rami na rin ang nilagay ko. Yun na nga, yung kalahating kilo, mga ano siya, gagawin ko ng 3 times siguro. Pagka maubos ito, yan, gagawa naman ako. Kasi may ano pa, may munggo pa. Yan o, ang ganda. Kung sinong gustong bibili dyan, PM lang. Akala mo Pilipinas ha? PM, PM ka pa dyan. Ayan. Humip tugi ng Kuwait. Madiskarting Pilipino sa abroad. Ganitong ginagawa para makakain. Parang sa Pinas na lang din. Yan. Maraming pwedeng ihalo dito sa pansit, tapos sa crunchy vegetable salad. Pwede din gisahin na pure lang ganito. Tapos masarap talaga pagka sesame oil lang gagamitin mo. Tapos medyo brown siya. Wow. Then itap mo sa pansit. Yummy. Tapos may chicharon. Wow. Kaya ito na. Lalagay ko na siya sa ano,
sa rep. Hahaba pa to siya pag makaramdam ng lamig. Alam niyo yung ginagawa ko kasi super kainit dito. Naglagay ako ng tubig, pinalamig ko sa ano, sa balding malaki. Kaya kasi dito, kailangan every 3 hours diligan mo. Ang ginagawa ko, lagyan ko ng maraming tubig, so nalutang lahat yung balat. Tapos kinukuha ko, itatapon ko yung tubig. Tapos after 3 hours, dalawin ko na naman. Yan ang ginagawa ko. Kaya 3 days lang harvest na siya. Hindi siya matrabaho, guys. Parang dibangan lang siya, ba? Ulam na. So hanggang dito lang pinapakita ko lang sa inyo. Yan ang humid tugi ko. Yan. So salamat. Hanggang dito na lang. Ipakita ko sa inyo ulit pag nagluluto tugi ng quick. So bye bye.